Hello. Good evening to everyone. In a few minutes, we'll be starting our webinar for this evening, which is titled How to Put Up Your Own Business Company. It's regarding entrepreneurship or technopreneurship. So, we would like to impart to you how to put up one's own company, because we believe that this is what we Filipinos need to do, especially those technopreneurs. So this is intended for our fellow Filipinos, so we will be delivering it in Taglish, in a combination of English and the Tagalog language. Okay, so I hope you'll be able to pick up something on this, so that very soon you'll be able to establish your own company. Okay, so in a few seconds, we'll be starting it. Okay, again, good evening again for those who are with us tonight. Ating gagawin ito dahil tayo naniniwala na ito'y kailangan ng ating bansa, ang mas madaming mga technopreneurs, no? Mga, lalo na yung mga inhinyero, mga arkitekto, o mga innovators, mga inventors, ha? Ang magagaling sa computer, no? Computer science, sa computer science kasi maraming mga posibilidad ng lalo ng mga tinatawag natin mga applications, mga app, no? At yan yung nagpapadali sa mga no, nakita naman natin yung pagyaman ni Mr. Bill Gates at saka si, of course, itong si Mark Zuckerberg, ha? At mga iba pang mga sistema na gumagamit ng mga computers at itong automation. Okay, so let's have our invocation first. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amang banal, pinupuri ka namin sa at pinasasalamatan mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po magawain ito ay magbibigay ng dagdag na kaalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ilayo mo po kami sa sakit, lalo na itong COVID, no? At siyempre layo mo rin kami sa sakuna. Lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so ako po si Engineer William Jacinto Juan, isa pong National Engineer na sa ngayon ay ang pinagkakabalahan ay ang pagde-design o pagiging consultant sa larangan ng mechanical, electrical, plumbing at fire protection. At tayo rin ay pasimuno sa mga nagde-design at nagkakabit ng mga solar rooftops na tayo naniniwala na ito'y magbibigay din ng malaking bentahe sa ating bansa pag tayong mga Pilipino ay gagamit nito. Okay, so I've been in practice for about 45 finish electrical engineering and mechanical engineering at the National University. And we put up several companies since we started our own business decades ago.
We did had itong na apocalypse trading. Ito apocalypse trading from 1990 ay ginawa nating corporation, no, na tinatag natin to, na yan ang pinakaunang kumpanya na tinatag natin bago nating kinanganan itong apocalypse trading, no. At 59 years old na, eh medyo itinigil ko na itong Versatech Consultants and Management Corporation na gamitin. Mangyari kasi maraming sa mga partners ko dyan ang kinuha na ni Lord. So, syempre, medyo hindi maganda yung direction. So, tayo nagtayo ngayon ng FEMP Safety Engineering Construction. At yan ngayon ang ating ginagamit sa kasalukuyan. Of course, nandyan yung MEPF Organization of the Philippines. Nandyan MEPF Engineers Company. At yung Marvelous tayo, at saka yung Engineer Incorporated na kasama ko dyan, sila engineer as a partner, no, as a co-incorporator and partner. Pero syempre yan ay mga apektado ngayon ng seminars and trainings doon sa ating MEF center na tinatawag. So ating ginagawa ngayon ng ating mga seminars via webinar, at alam natin na ito na yung new normal natin pagdating sa larangan ng mga seminars and training. Okay? So, eto na. Simulan na natin. Ang presentation ko ay ito. What is entrepreneurship? What is technopreneurship? Who are the successful technopreneurs today? Is there government assistance for those who may want business? How to start your business? Okay? And then, how you would get financing? How to build customer base and negotiating contract and some other important business reminders at the end of the presentation. Okay, so of course there will be some matters that are included in the presentation which I believe will be for somebody who will be putting up his own business. Okay, so what is the definition of entrepreneurship from the Wikipedia and entrepreneurs and technopreneurs? Well, entrepreneurship is the process of running one's own business or enterprise or company. People who own, operate, and take the risk of business ventures are called entrepreneurs. And entrepreneurs who own and operate technology-based or engineering or construction-based enterprises are called technopreneurs. So, in other words, yung mga inhinyero o arkitekto o mga scientists or innovators, inventors na puputa sa larangan ng pagnenegosyo ay tinatawag natin technopreneurs. Okay? So, anong mga in general background nga katulad sa Amerika, no? Entrepreneurship as a career. Alam niyo ba na more than 10% of Americans run their own business? Okay? So, maganda yan, no? 10%. In an average month, Americans start approximately 500,000 new businesses. So, ganun katindi. Of course, this was before the pandemic. So, it was a slowdown since April and up to today, no? But that was before. So, okay, anyway. The past decades have shown heightened interest in, I believe, even after the pandemic, many will try to consider putting up their own business where they can do it in the homes or their places, no? So no need to travel very long. And entrepreneurs has created the likes of Bill Gates, Steve Jobs, namayapa na tong si Steve Jobs, one who put up company. Of course, Bill Gates put up the Windows, the Microsoft company, together with Steve Allen, no? Then Mark Zuckerberg, one who put up the Facebook. Of course, in the mayapa na rin siya. Pero nandyan yung mga anak niya, siya na nagmamantin na ngayon sa mga negosyong tinayo niya. Mr. Lu Xutan, still there. Mr. John Go Kongwei, mayapan na rin siya, no? Mga anak na rin na nagtutuloy. Mr. Tony Tan Kak Chung of Foods. Mr. Edgar Injap Sia of Dimang Inasal Fame. Among others, no? People choose entrepreneurship for many. Well, sometimes if you are dissatisfied with traditional work, then you might go into tech entrepreneurship, no? Sometimes it was fulfill customer needs. Okay, additional info,
Fortune 500, ito American Fortune 500, top 20 engineers. So that means that it is a good thing to know that many engineers are going into business, no? If you look back in world history, you will see that many of the notable businessmen around the world are also engineers. Examples of notable people are Thomas Edison. Is Thomas Alva Edison the one who invented the incandescent bulb, the phonograph, the motion picture? Mr. Edison has over 1,000 patents, no? And then Mr. Henry, who invented the car, yung kotse, yung kanyang T-Bird, yun ang una niyang kotse. Sinundan lahat ng gumagawa ng kotse sa buong mundo. Mr. Jimmy Carter, a former president of the United States, was also an engineer. And Mr. Herbert Hoover, where that big Hoover Dam of America was named after. So he's also a former president of the United States. And the list goes on. On a modern note, according to Business Insider in an article, 20% of Fortune chief executive officers have a degree in engineering. Therefore, we can say that engineering can be a good educational background business, either as an entrepreneur or a professional executive. So, ang isa lang na tingin ko na dapat mabago sa engineering curriculum sa mga eskwelahan ay yung pagdadagdag ng subject sa paano kumita sa bangko, paano ma-finance yung business mo, and some other topics, no? An additional like marketing. Kasi yung engineering curriculum natin, puro technical talaga. Dapat man lang merong subject doon, maski 3 units man lang na dinidiscuss ang marketing, and then how to finance the project, and how to put up the company name. So in an engineering curriculum for 4 or 5 years, at least man lang may 3 units sana that would give a would-be graduate in engineering how to put up a business. Okay, hindi lang dapat yung mga Bachelor of Science in Business Administration, yung Bachelor of Science in Tech Entrepreneurship ang meron nito, no? So lahat sana, hindi lang engineers pati architects, no, ng profession na pwedeng kuha. Kasi eventually kasi pag pinapractice mo na yung profession mo, pwede kang maging di mo na maalis yun, no? Okay, yung gustong maging dalubhasa talaga sa kanyang professional practice ay pwede naman yun lang gawin niya, no? Halimbawa engineer, no? So ang gusto mo lang gawin puro ka-design, design and design, edi yun lang gawin mo. Pero katulad kayong yung lingkod, nung nagsimula na akong nakakalima niya na, naisipan ko na magtayo ng sarili kong kumpanya, which is also in design. Kasi nasubukan ko mag-employ dun sa Parsons International na ginagawa. Sabi ko, kaya ko ring magtayo ng ganitong kumpanya. Hindi nga lang kasing laki ni Parsons, pero pwede rin magsimula sa maliit, at ginawa ko. Kaya awa ng Panginoon ay ayan, nakapagtayo ako ng Versatech Consultants, at hanggang ngayon andyan din yung FEM Safety Engineering. Tingnan natin yung mga modelo sa mga technology engineering based companies founded by Filipino engineers. Okay, number one sa listahan na na-research ko ay itong si dating Minister for Energy ng Pilipinas, panahon ni President Ferdinand Marcos, si Ronnie Velasco. He was a mechanical engineer who won the 9th Management Man of the Year Award, as well as the first president of the Philippine National Oil Company. So, he was a chairman of the Republic Holdings Corporation, yung gumagawa ng mga flat glass dyan sa Pasig, pinagbuhatan, which used to own the Pioneer Factory that supplied 70% of Philippine glass requirements for home and building construction since the year 1956. The firm then sold its shares in Republic Asahi Glass Corporation to its Japanese partner, Asahi Glass, in 2001. He also served as an energy minister from the years 1970 to 1986. So these were the years of President Marcos, no? Remember, martial law was in 1972, so sometime in Ronnie Velasco became the minister or the secretary of energy, with the goal of reducing the dependence of the Philippines on imported fuel. So
Mr. Velasco was instrumental in putting up of those geothermal power plants, yung mga Makiling Banahaw na yan, yung mga Tungunan, ha, yung Palimpinon, yung Tiwi Geothermal, yung Bakun Manito, at yung Mount Apo sa Davao, no? So yun, at saka yung mga hydro, dami niyan, yung mga Magat, what else? Yung Kalayaan, at of course yung nuclear na hindi naman pinatakbo ng mga sumunod na mga administrasyon. Napakasayang, no? At yun sana naglunsad sa bansa natin para maging industrialized, dahil talaga yung kuryente na galing sa nuclear ay isa sa pinakamurang enerhiya ng mundo. Okay, ang pangalawa sa listahan ko ay itong si Mr. Diosdado P. Banataw. Isa po siyang graduate ng Electrical Engineering ng Mapua Institute of Technology, na ngayon ay Mapua University na yan, ano? Nakapagtapos din siya ng MS in Computer Science and Master of Science in Electrical Engineering doon sa Stanford University sa Amerika. Okay, and he was the father of the semiconductor, a Filipino from Iguig, Cagayan, taga Cagayan province, no, who invented the first 16-bit microchip. He co-founded high-tech company sa Silicon Valley, no, itong mga Monstron chips and technologies, at saka yung S, no. As per estimates, he's now worth over $5 billion. So yan, nakikita nyo, isang magaling na Pilipino na galing sa norte sa Cagayan ang nagpasimuno sa mga yung mga integrated circuit na ginamit dito sa sinaunang mga computers. Yan. Of course, andyan na ngayon yung meron ng 32-bit, may 64-bit, at meron ng mga 128-bit, meron na rin 52, at may 500, at may 1 giga na, alam nyo na. So ganun siya, ganun nag-expand na nag-expand itong teknolohiya ng computers. Okay, so ayan, so we credit this to a Filipino by the name of Mr. Diosdado Banataw, a graduate of Electrical Engineering. Okay, pangatlo ay si Mr. Lucio Tan. He is a science and history buff, chemical engineering at the Far Eastern University. As a working student, according to a PhilStar article, he said he attended night and Sunday classes. He is a self-made tycoon who continues to read non-stop until today. He is ranked as the third richest billionaire in the Philippines for 2016 with a net worth of $4 billion. He controls Philippine Airlines, Asia Brewery, Tanduay, Eaton Properties, among others. Yan, so andyan yung mga kanyang mga negosyo, no? Kilalang kilala itong si Mr. Lucio Tan, ha? Okay? At ang pangapat ay itong si Mr. David Consonhi, na namayapa na rin ito, mga 2 years. He was a civil engineering graduate of the University of the Philippines, a former Secretary of Public Works also during the administration of President Marcos. He established his company, the David M. Consonhi Incorporated, also known as DMCI, which is the Philippines' foremost construction company. Ayan, dami niyang mga ginagawang mga bridges, mga interchanges, ha? Itong DMCI, no? At nandiyan din siya sa mga high-rise, no? Kitang-kita niyo mga DMCI homes at saka yung DMCI UPDI, no? It is the Philippines' foremost construction company. The company also has interest in mining, yung Semirara, in agriculture, sa Mindanao, real estate, of course, napakarami niya. In power, yung mga Kalaka power plants, at saka sa water. DMCI is a part owner of Maynilad Consortium and other ventures, no? The DMCI is known to be have an estimated $3.9 billion net worth. So it's possible na mas mataas ito ngayon. Of course, nandiyan na yung mga ilan na ngayon na nagpapatakbo nitong DMCI. Okay? Okay, na panlima sa listahan natin itong si Mr. Ramon S. Ang, Ramon Ang as RSA. He is known to be the one that is today the prime mover of San Miguel Corporation, no? At he used to be the protege of Mr. Danding Cuangco. Okay, he's
today the chairman of San, and of course the chief executive officer, Mr. Ramon Ang, is the chief operating officer. He is a Mekin graduate from the Far Eastern University and is the vice chairman, president, and COO, chief operating officer of San Miguel Corporation. He is San Miguel Corporation from a beer giant into a more diversified conglomerate that has huge investments in infrastructure, power, and energy, oil refining, cement, and other fields. Because of his bold and strategic reforms, Beer and Foods is only 20% of San Miguel's total business. He is also the chairman of the Cyber Bay Corporation and the Eagle Cement Corporation. Of course, the Eagle Cement and the Northern Cement of Mr. Danding of the Cohanco family is producing plenty of cement, of which is being used as an input to the various infrastructure projects that San Miguel is constructing. If you remember, they've constructed the Tarlac Pangasinan Expressway, or yung T-Plex, no? The one that the expressway, freeway coming from Tarlac to Pangasinan. And of course, they are also constructing today the MRT-7 along Commonwealth Avenue and many other projects, no? So, yan ang ginagawa ng San Miguel, hindi na lang beer. At meron sila rin ang may control ng Petron, Petron gasoline, and of course, there is the Petron refinery in Limay, Bataan. Okay? At one time, Ramon Ang also invested in PAL, but later on, relinquish ito. At one time also, he bought shares in Meralco, but eventually, really there, Mr. Pangilinan got a bigger share in Meralco. Okay. Number 6 in our list is Mr. Bayani Fernando. He's presently, or known as BF. Today, he's at present a Congress of Marikina. During the time of President Gloria Macapagal Arroyo, he used to be the MMDA chair, and he was a former mayor of Marikina. Okay, Bayani Fernando is a mechanical engineering graduate of the Mapua Institute of Technology. He is a present congressman, mentioned it already, and before he entered the world of politics, former was the founder of the BF Group of Companies with construction, steel, manufacturing, and real estate businesses. Fernando built the country's tallest building, the tallest shopping malls, as well as industrial and residential subdivisions and other facilities. According to Fernando, engineers like him are more practical and prefer to focus more on solving problems. I remember when BF was the MMD chairman, he built a lot of pedestrian overpasses along Marcos Highway, which have these ramps that allow bicycles and motorcycles to cross the wide highway, no? So that was very great because of including the steps allows these wheeled vehicles, no? Two-wheeled vehicles, which is today the most the better recommended transportation during the COVID, no? Bicycles and motorcycles, okay? In addition to walking, of course. Okay, number 7 is Mr. Francis Chua. He is an industrial engineering and cum laude graduate from the University of the Philippines. He is the president of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, and is also a former member of the UP Board of Regents. He established the Central Luzon Mahogany Corporation. And number 8 is Mr. Henry Lim Bonleong. He is a mechanical engineering graduate of the University of the Philippines. He is a leader of the Philippine products and Philippine paper products with the Sterling Paper Group. No? In the past years, he is being known as a pioneer of hybrid rice technology with his SL Agritech Corporation. He is working to promote Philippine rice sufficiency. Okay. In the construction company, Megawide Construction Company, in 1997, two Lasallian engineers by the name of Edgar Saavedra and Michael Kosikian founded the Construction Corporation, a publicly listed construction company incorporated in 2004. It has completed numerous high-rise towers, hotels,
and industrial buildings including the Antel Spire Residences, City Square Residences, Velovu Hotel, Hotel Kimberley, Tagaytay, Millenia Tower, the Parkview Hotel. As of February 19, 2011, Megawide has a total market capitalization of 6.7 billion and share price of 7 pesos and 84 centavos. In the Forbes list for the 2018 Philippines, 50 richest, Saavedra, 41 years old, earning a net worth of $245 million, landed on the 35th spot of the Forbes list, followed by Kusikien, 43 years old, as the 36th richest in the Philippines with a $240 million net worth. Okay, the next is number 10, New San Jose Builders, a real estate company. It was founded by architect and Dr. Jose Jerry L. Acosar, a TIP architecture graduate, a former designer, draftsman of the National Housing Authority in the early years during the Marcos years, and was involved with the Bliss Housing Projects during the early 80s. He founded this company, the New San Jose Builders, in 1986. Today, it has grown leaps and bounds. Its notable projects include residential properties and condominiums, Victoria Towers, Victoria Station 2, Victoria de Manila 2, Victoria de Makati, Victoria de Malate, Victoria de Murato, Fort Victoria, Isabel de Valenzuela, Las Casas Filipinas de Acosar in Bagat Bataan, among others. It is also in education, in the academe, by acquiring the controlling shares of the MLQ, Manuel Luis Quezon University, in 2012. Okay. And of course, we have here some other companies. Number 11 in my list is Enertec System Industries, a boiler manufacturing company, which has an estimated 2 billion net worth, founded by engineer Guillermo Simeon, a mechanical engineer graduate of my alma mater, National University. So this is the logo of his company, Enertec Systems. According to news, Enertec was able to export boilers to several ASEAN as countries in Africa, aside from, of course, supplying boilers to the local industry. Okay. And number two is Delta Star Manufacturing Corporation, founded by engineer Reynaldo Dakigan, also a professional electrical engineer like yours truly. He is into transformer manufacturing, and his company has an estimated net worth of over 600 million. So this is the logo of his company. Okay. And number 13 is SPI Semicon. It is a PESA-registered plastic extrusion company located in the FCIE in Dasmariñas, Cavite, with about 6.6 billion annual sales in 2016. So sales, was put up by Engineer David W. Lim, the managing director. Engineer Lim was a BSEP Diliman. Okay, and here number 14 is Engineer Danilo D. Tamayo, a civil engineer from Teresita, Cagayan. He established the DDT Construct, a AAA company, contractor, in April 1998, during the Asian financial crisis. His portfolio now includes the construction of malls, head office buildings for the SM Group, the Banco de Oro, Globe, and the World Health Organization, and many other well-known and giant companies. Today, he has expanded in real estate, agribusiness, in stream production, among others. Engineer Danilo D. Tamayo is a graduate of civil engineering at the National University, also my alma mater. Number 15 is Engineer Bernard H. Murillo. He was 44 years ago. He's one of the country's top electrical engineering technopreneurs and founder of the PEMCOR group of companies, which brings together key players in the electrical industry. Today, he employs over 500 people,
nationwide who manned 24 mostly growing companies. They include the BHM Equipment Supplies, Pemcor Construction Corporation, BHM Business Process Outsourcing, BHM Holdings, BHM Publishing, Electrosoft Incorporated, Frontier Freight Forwarder, Guerra Tapas Bar and Restaurant, and the newly opened business units Shutterfiles, Juan Tubid, Plug Deals, and Pemcor Lighting Solution. So, Engineer Murillo is also a member of the Institute of Integrated Electrical Engineers. And number 16 on my list is Engineer Rolando P. Vasquez. About 45 years, 3 years ago, is also an electrical engineer, technopreneur, founder and CEO of the RPV Electro Technology Philippines Corporation, a company involved in the supply of substation transformers, switch gears, circuit breakers, transfer switches, capacitors, motor control centers, panel boards, smart metering, power quality solutions, automatic voltage stabilizers, UPS, renewable energy solutions such as off-grid, on-grid solar power systems, and net metering, wind power system, LP gas generators, biogas digesters, biomass power system, among others. So this is the logo of his. The next is Engineer Leo R. Fajardo, 56 years old. He's also an electrical engineer, author, businessman. He founded Engineering Incorporated, the exclusive distributor of the Asia Fuji elevators, which has now supplied 57 elevator units in the Philippine market. Lifts has always been domain foreign firms of foreign companies like Otis Elevators, Schindler, Kone, Mitsubishi, Hitachi, Hyundai, among others. So now, his company Elecol is now giving them a good competition. No, he is also into off-grid and on-grid solar power systems. In addition to supplying diesel generators, Fajardo was also the co-author of his father, architect Max Fajardo, of several fast-selling practical books, The Electrical Layout and Estimates, and also some other books, which his father's company distribute. Here is the logo of Elecol Engineering. Then, of course, we have here number 18 is a technocrat in computers, Gian Havelona, a PUP graduate. He is the CEO of Orange Apps, a Filipino software company, their new product, Kauna, in 2014. He was only 22 years old then. Kauna as a learning platform where you could learn the skills that are needed in the industry. In so doing, it bridges the gap of industry learning and makes education available to everyone around the world. Yan. Tapay ito no, nagsimula, no? And number 19 is most promising Filipino computer engineer is Miss or Engineer Aisa Mijenyo, a professor of engineering at the De La Salle University in Lipa, Philippines. Together with her brother Ralph, she co-founded Sustainable Alternative Lighting, or SALT, a social enterprise that is developing the LED lamp that runs on just table salt and water. So this should give an inspiration to those who are this kind of invention and innovation. Okay, number 3 is most promising Filipino computer engineers is Kevin Achenza. He placed 20 Google Code Jam 2015 and is currently number 1 in Southeast Asia. Today, Kevin holds the number 2 spot for Google Code Jam 2016. He is also one of the founding software engineers of Color. Kevin is part of the top 0.15% coders in the world. Okay. What was not included in this listing is Mr. Renato Sio of the Sanitary Care Products Asia Incorporated, the one that is making the most popular paper today. SCPA is producing this tissue paper with several plants nationwide. He has it, and he has his plants also in Mabalacat, Pampanga, in Dagupan, in Pangasinan, and in Mactan, in Cebu, and also in
Cagayan de Oro in Misamis. And most of these plants are provided with solar supply energy so that makes his plant and of course renewable. Mr. Renato Sio is a graduate of chemical engineering at the Adamson University, and we use together as methods analyst in this big company before, no, Paper Industries Corporation of the Philippines in Mindanao, in Bislig, Mindanao. So next time I'll be including his company in this list of successful technopreneurs. Okay, and here is our just list of non-technology based large enterprises, of course including Showmart, was put up by Mr. Henry C. Already Demis. Okay, and then Jollibee or JFC, it was formerly an ice cream parlor in the middle 80s in Cubao, and now becoming the biggest Filipino fast food chain. It's now national and giving stiff competition to McDonald's and to some other fast food international company, including KFC and others, no? And of course, Manginasal, which Jollibee has its majority control, 2/3, and the remaining 1/3 remains with the original founder, Mr. Injap, and many more. In there. What is not included in here is the company of Mr. Businessman, magnate, Mr. Merly, our Senate President, Senator and Senate President, formerly also a Congressman. Not include him because he is not an engineer, but next time we'll include him. So he's also a successful, very successful entrepreneur. Okay? So here, I'm just showing you some of my parents' activities when I was young, no? So like my father used to deal with firewood, and my mother used to process sugarcane juice into wine, to spirit and vinegar. So, but of course my parents did not have any background into technopreneurship or entrepreneurship, so they were not able really move forward their small enterprises, no? They already have these small enterprising activities. Okay, so let's go back to the main topic, why people become entrepreneurs. You know, there's the desire to be one's boss, no? Self-management is the modification that drives many entrepreneurs. There's the desire to succeed financially, of course, no? The entrepreneurs are wealth creators, as you have seen those big names, no? Desire for job security, because if you be able to build large, build your company to become big, then you will be assured of a job future. And there's the desire for an improved quality of life. Starting a business gives the founder some choice over how to work. So desire to help others is also a prime mover. Transcendence needs the 8th of the highest in the hierarchy of needs of man, according to Maslow. Okay, types of technical entrepreneurial businesses. Okay, number one is services for engineers and architects. Is services that design, consultancy, management, construction, installation, MAPF practice, renewable energy, solar, preventive maintenance, repair services, software services for those who are in computers or in computer engineering or software engineering. And of course, the next one is sales, no? So sales meaning you buy and sell, no, equipment, but you have to add some technical input into it by maybe doing some packaging or integrating, no? So this is equipment, system, product presentation, local agent, hardware supply, trading, for whatever to include in your variety of sales, no? And of course, the third is manufacturing. Well, of course, in manufacturing, need to do this, no? You have to put up land, building, and many manpower, management, and so on. So big money is also needed. Renewable energy, solar, investors, etc., no, are
possible, no? So you can also go into fixtures, appliances, software, appliances, electronic products, and so on and so forth. So whichever of these, but I would suggest that you would start with either services or sales. Okay, usually the people that I've seen who have made good sales, because in sales it is much easier to put a markup in the buying price and then sell it to your client. And of course with sales you usually have fewer cost, no, between cost, because you need fewer people, not much production people. You just need sales people, and then you can also give them a system, so you don't need to maintain so many of them, no? So no need to build up a big amount of money for your sorry. Okay, so characteristics of successful entrepreneurs, and this successful entrepreneurs and then minded, they are self-confident, they are determined, and they have perseverance, and they enter. Okay, they are creative, and they are able to act quickly, meaning to say they are decisive, no? They can of course you may consult others, but you have to make a decision as fast as you can, otherwise some others, your competitors might win over you. Oh, they are achievers, have the need to set high standards for themselves. So if you think you have many of these as your characteristics, then you should be a future entrepreneur or technopreneur. Okay, the reasons for expansion are, of course, the globalization in the late 90s, in 1996, 97, 98, no? And of course, education is continuously expanding, although today with the pandemic, but still educational system are being overhauled. Like for example, more online learning are now being developed, no? And therefore there's a need for this high-speed internet. Okay, number three is demographic and economic trends. So today there is this pandemic again. This also affects, no? This, no? So that means that there are also a need for such kind of products like sanitizers, what else? So things that would fight this unseen cause of this pandemic, no? And of course, number four, information technology. This will never stop, as you have seen in cell phones and in of course in internet. And of course these mobile applications, okay? And why? Because many colleges and universities offer entrepreneurship majors, no? So like De La Salle and the Ateneo, I believe they are now offering BS entrepreneurship, because universities are helping students launch businesses, no? Especially these universities that I've mentioned already. And many programs teach entrepreneurships to young people today, no? Okay, information technology, because technology has given entrepreneurs tools that help them compete, like Microsoft Windows. The Microsoft Windows has revolutionized computer computing, because you can do what you call this, yung using your time by multiple tasking, no? Pwede mong pagsabay-sabay, naka-open ng Word mo, gumagawa ka ng memorandum, naka-open din ng email mo, naka-open din yung Excel mo, etc. So, marami kang kayang gawin ngayon. Hindi katulad nung araw, gumagamit ka lang ng paper and pencil, writer, limitado ang kaya mong gawin. Okay, entrepreneurs have used information to revolutionize industries like the internet, Wi-Fi, router systems. And the cloud system, meaning to say the cloud system is the system in internet wherein hindi mo na kailangan yung matinding mataas ang memory yung computer mo, pwede mo nang gamitin yung memory sa cloud. Nandun yung mga RAMing sistema. So even the softwares are there already in the cloud. So you just need to pay a monthly or regular fee to the internet. Okay?
And of course, there is also the building automation systems and the SCADA in power plants or automation. And distributed control system sa mga planta automation, okay? Demographics, effect of pandemic and the aging of the population. So that means today, with the advent of this pandemic, that means mag-expand yung mga hospitals, yung mga healthcare, ha? Yung mga magkikare sa atin para siguro palakasin yung mga immune systems natin. Yan ang lalakas ng mga negosyo, enterprises yan. Of course, there is the emergence of some ethnic groups. Napupunan natin to many years ago, yung mga Muslim brothers natin, nandyan sila sa Green Hills, di ba? At saka yung mga Chinoy brothers many years ago, nandyan sila sa Binondo at sa mga ibang lugar, no? And of course, unti-unti na rin natututo yung mga Pinoy, no? Nandyan na rin yung mga nagbebenta sa internet, ha? Yung mga Facebook Live ng mga benta-benta ng mga goods. Okay. Yan. Advantages of entrepreneurs are their own bosses, no? Sarili mong boss, sarili mo, no? Entrepreneurs can choose business that interests them. Whatever interests you can select it, no? Hindi katulad yung nag-emplado ka, wala kang magawa. Kung anong available, yun ang pupuntahan mo, no? Maaring hindi mo gusto masyado yun ang open, mapipilitan ka lang. Entrepreneurs can be creative, okay? And entrepreneurs can make lots of money. Entrepreneurs can help others. So itong last, napakahalaga to, dahil by nature tayo ay gustong-gusto natin makatulong sa ating kapwa. So therefore, sa negosyo, dahil kikita ka, mas marami kang matutulungan. Okay, disadvantages naman. Entrepreneurship is risky. Pwede kang malugi nga naman. Entrepreneurs face uncertain irregular income. Sa isang empleyado, maaaring sa sahod ka ng 15 at saka 30. Di ba? While ang entrepreneur, kung meron ka lang benta, saka ka lang kikita. Oh, di ba? Kung meron kang benta, may commission ka. Yan, kung sarili mo, kikita ka lang pagka nakolekta mo na yung yung mga nabenta. Nakolekta mo na lahat yung dapat mong makolekta sa kliyente mo. Kung may nakapending pa, nako, hindi mo pa masabing nakinita mo yung tubo mo, no? Di ba? Kailangan, usually sa mga contractors, kailangan makolekta mo muna yung retention, ha? Para siguradong nabawi mo na yung puhunan mo. Okay, entrepreneurs may consult with others but must make all decisions by themselves, no? You may not be very intelligent or, you know, but you can always ask other people, you can always consult with other people for you to be guided when making the correct decision in your business. Yan ang ibig sabihin. Kaya ibig sabihin, hindi lahat ng nagnegosyo are mga valedictorian, salutatorian, o magagaling. Sa kanila, average lang siguro ang dunong nila, pero lakas ang loob nila yung mga naging successful sa negosyo at very determined sila. Okay? Compare different opportunities. Is there a market? Will people buy the product that you're thinking? Yan, yan mga tatanungin mo. How much money would it take? No? Will I be able to borrow that much? Yan ang mga maging tanong mo, no? Sa puhunan mo. How many hours a week are required para sa negosyo mo? Am I willing to commit that much time for that business? So yun ang mga tanong, eh. Kasi pag negosyante ka, hindi na 8 to 5 yung time mo. Pwedeng hanggang alas 10 gumagawa ka pa or na mo. What are the risks? What is the rate of business failure? Yan mga tinitingnan. Do I have the right background? Do others who own this kind of business have more experience? How much money could I make? Oh, yan ang magiging tanong mo sa sarili mo kung pupunta ka sa pagne-negosyo. Okay, then you must have to set your goals, no? Dalawa yung mga possible dito, yung financial goals at saka yung goals. Ang financial goals, syempre, sasabihin mo sa sarili mo na sana
kikitain ko 100 million sa loob ng 10 taon. O, yung pag sinabi mo ganun. O kaya ito, 5 million ang tutubuhin ko taon-taon. O, pagka sinet mo yan, dapat trabahuin mo para makamit mo yung financial goal na yan. Meron din naman non-financial goals. Kung sasabihin mo na to become the standard in electrical panel boards making, the leading solar power installer in the Philippines, something like that, no? To become the number one seller of this and that, mga ganun ba? So pwede mong gamitin ang non-financial goals para ikaw ay maging meron kang goal-driven ka, no? Goal-driven, okay? Creating a business plan, well, according sa nangyayari sa Amerika, only 50% of those Americans, chief executive officers, also in the Philippines, or did not create a formal written plan. Ibig sabihin, marami dito sa mga nagtayo ng mga negosyo nila, wala silang written plan. So in other words, parang kapakapa lang, no? Pero ang lakas ang loob nila. But business plans do help entrepreneurs prepare enough resources and stay focused on key objectives. When you have a business plan kasi, like for example, saan mo kukunin yung puhunan mo, anong yung mga gagawin mong mga detalyadong mga steps, no? Pagbebenta, etc. Mahalaga para medyo mas malapit ka sa target mo. Okay? Pero katulad nito, karamihan sa Amerikano, walang ganyan. Okay? Financing, saan ka pwedeng kumuha? Well, pwede kang mangutang, debt financing, pwedeng by credit cards, no? May narinig ako katulad yung isang kakilala ko, yung isang card niya kasi ng up to 200,000 pesos, no? At ang interest yata nasa mga 16% per annum ng credit card. Kung yung gagawin mong negosyo ay malaki-laki yung tutubuin mo, hindi lang 16% per annum, palagay natin, aabot ka ng mga 60% per annum yung tutubuin mo, 16% lang yung interest. Ibig sabihin, pwede kang mangutang. Produhin mo lang na makakakolekta ka buwan-buwan kasi babayaran mo yung credit card mo, no? Pwede rin sa mga family and friends. Itong sa pamilya, yan, siyempre, magulang mo, o kaya father mo kaya, kapatid mo, o tiyo tiya, o mga pinsanin, o etc. No? Pwede kang lumapit sa kanila. Of course, pwede ka rin pumunta sa bangko. Itong bangko nga lang, no? Baka mga collateral dito. So, anong pwede mong i-collateral? Ang pwede mong i-collateral ay lupa, titulo ng lupa, yung ORCR ng kotse mo. Of course, pag titulo ng lupa, medyo mataas-taas ang malon mo, na umabot ng mga 40% nung value ng lupa mo. Kunyari 1 million yung lupa mo, pwede kang pahiramin ng bangko ng up to 400,000. Pero kung kotse yan, kung ang kotse mo 1 million worth, nako, mababa lang ang malon mo dyan. Kasi yung kasing kotse, mabilis mag devalue, ha? Mabilis mag devalue. Hindi katulad si real estate, ang lupa at bahay, real estate, tumataas ang panito. Nag-a-appreciate yung halaga ng lupa at mga building. Okay? Okay. So, pwede rin sing, ha? Pwede rin equity financing. Kukuha ka ng mga partners na mag-infuse din ng pera nila. Yan. So, at least, yung meron ka, meron din sila, pero magiging ka-partner mo sila, no? Katuwang mo, kahati mo sila, yung mga mag-i-invest na yan. Ngayon, kung makahanap ka rin ng venture capitalist, katulad si, si Vernie Murillo, naghahanap siya ng mga may idea na gustong papunduhan, no? Kaya lang, magiging ka-partner mo rin siya. Yan. Angel investors, maraming mga tulog na pera, lalo na sa Amerika, sa Europe, na ganito. So, kung meron kang magandang idea at back up by feasibility study, pwede mo ring ilabas ito, no? I remember 3-4 months ago, meron nag-o-offer sa iyon lingkod na European group na kaya niya mag-finance, no?
Kaya lang, hindi ko na napurso kasi alam mo naman, eh, tayo'y senior na. So, siguro, pagka nag-normalize, baka sakaling ipurso natin yon. Ito'y financing sa solar farm, solar rooftops projects. Okay? Is there any possible support from the government or any lending institution? Yes, there is, no? Today, there is the Go Negosyo Act of 2013, no? Itong ano na ito, Go Negosyo Act is the Republic Act 10644, no, of 2013. An act promoting job generation, inclusive growth through the development of micro, small, and medium enterprises. Under the supervision of the Micro, Small, and Medium Enterprise Development Council or MSMED, a Go Negosyo Center in the provinces, cities, and municipalities encourages public-private partnership in the establishment and management of Negosyo Centers. The Negosyo Centers are responsible for promoting ease of doing business and facilitating access to services MSMEs within its jurisdiction. The MSMED Council, through the regional offices of the Department of Trade and Industry, DTI, perform oversight functions and assign personnel to fulfill the functions of the Negosyo Center. Sa ngayon, ang meron tayong presidential consultant, advisor for entrepreneurship, itong si Mr. Joey Concepcion. Siya ngayon ang nagpo-post nitong Go Negosyo, no? Mayat maya mga print at saka sa newspaper, sa media, ng pagpupromote nila ng mga magne-negosyo. So, kung nasaan ka man sa Pilipinas, pwede kang lumapit sa mga urban centers, ha? Kunyari, Cagayan de Oro, o sa Cebu, o Tacloban, malamang Merosyo Center dyan, o kaya dito sa Metro Manila, sa Makati, nandun yung Go Negosyo Center sa DTI Makati. Okay? How to start your own business. Okay, so let us have a break muna. Let's have a break. Maybe 2 to 3 minutes break. Medyo mag-ano lang tayo. Magkakaroon lang tayo ng pag tawag ng ano, ng nature. Okay?
Okay, so we are back. Babatiin muna natin ang ating nasa chat group. Binabati natin si Engineer Richard Regidor. Good evening, Sir Will. Okay, good evening, Richard. At saka si Kent Anilom. Kent Molina, no? Good evening, Sir Will. I'm very interested on this seminar. Thank you. Welcome, Kent. No, so, yan. So, okay, so tuloy na natin, no? Anyway, yung mga hindi nakakuan ngayon, pagka na-upload na ni YouTube ito, mapapa, yun nga lang, recorded na siya. Okay, so tuloy tayo dito sa how to start your business mismo. Okay. Okay, starting your own business. Okay. Good timing is a very significant to start your own business. Kailangan timing yan. Katulad ngayon, pandemic, no? Ang panahon para magsimula ka ng negosyo. Kaya naisipan kong itong i-offer kasi yung dapat pipili mong business ay yung pwede mo nang gawin lang sa bahay mo, no? Considering all the new normal, okay? Yan. So timing. Maganda. When you are winding up a certain project, the next project could be the start of your own company. So, pwede yun. If that next project has a provision for initial payment, you may grab the opportunity. If you lack the savings or initial funds to start your business, your options are borrow from the banks with real estate properties, transfer certificate titles as collateral or security. Another option is to use other people's money from your friends, colleagues, relatives, backed up by your good reputation. By the way, when borrowing from the banks, no, my suggestion is for you to be able to develop a good rapport with your bank, with the bank manager, is to maintain your bank in your original bank. Huwag kang palipat-lipat ng banko, no. Ako noon, nagkakamali ako kasi wala naman nagtuturo sa akin. Nung ang opisina doon pa sa harap ng Channel 2, meron akong, doon ako nagbabangko kung saan malapit doon. Oh, that was 1984-85. Pagdating ng 1986, lumipat ako sa Green Hills, lumipat na naman ako ng ibang bangko sa Green Hills. Green Hills area. Nung naglipat ako ng opisina ko sa Ortigas Center sa Padilla Building, naglipat na naman ako ng bangko ko doon sa malapit doon. So, nakailang lipat na ako. Dati, Comtrust Bank yata una kong bangko, lumipat ako sa Green Hills, Far East Bank yata yun. And then, dumipo ng Padilla Building, yung dating binili ng Banco de Oro, Equitable, no? So, yun ang problema pag palipat-lipat ka, hindi ka masyadong makikilala ng manager ng banko. Samantala kung i-maintain mo yung original bank mo, pwede ka rin mag-open sa pero dapat yung pinaka-original mo, i-maintain mo siya para pagdating ng araw na nanganin mong manghiram, no? Doon ka kung saan ka na dati, madali ka ngayon maalala, maalala ng manager kung mag-a-apply ka ng loan. So, yun yung idea, no? Pag palipat-lipat ka, wala, hindi mo makuha. Ngayon, syempre, pag minaintain mo yung original bank mo, kailangan paikutin mo yung pundo mo doon, no? Deposit mo, withdraw mo, para gumagalaw. Nung nakikita ng original bank mo na gumagalaw yung ting na hihiram ka, o makita niya, wow, may gumagalaw itong negosyo nitong si Mr. Juan. Oh, ganun 'yon, no? Walang nagturo sa akin 'yan kaya hindi ko nagawa 'yon. So ngayon, kayo bata pa, so pwede niyo'ng gawin. Para tuloy-tuloy kayo, okay? Determine your cost of operation. A solid business plan is necessary to present to possible investors, which should include your basic cost of operations and the projected net income. This will outline and help you determine how much money is needed to offer your services or products. Sell. It includes the production cost, delivery cost, taxes, workers' wages, rent for the workspace, and others.
Knowing your cost of operations will be vital to determining if your business will be profitable or not. Okay. Yan. Determine your potential market. So, be realistic ngayon. Kaya ako pinupush yung solar business kasi alam ko na katulad sa nangyari lately, naningil ang distribution utility natin. Ang Meralco, naningil siya ng sobrang laki. So, tingin ko, magiging attractive ngayon ang paglalagay ng mga solar sa bubong kasi gusto ng mga tao na makatipid doon sa over-over na sinisingil ng distribution utility dahil sa hindi siya nag-reading, no? Yun. So, yun yung backlash nitong nangyari sa pandemic kay Mr. Meralco, no? Ha? So, yan. Isang, siyempre, yung pwede mong gawin na dandyan ka lang sa bahay mo, no? Yan ang mga pwedeng gawin, okay? Determine the impediments. Ano itong impediments? Para kang inaaral mo kung ano yung mga posible maging problema mo, okay? Like, for example, you have to anticipate for any potential problems in running your company. Assess the competition, no? Titingnan mo, baka mamaya gusto mo maglagay ng laundry business sa lugar mo, yun pala, nagkalat ng laundry business dyan. O kaya gusto mo maglagay ng water refilling, nagkalat din ng water sobrang dami. So, dapat medyo titignan mo yung competition mo. If their market offering is too strong and stable, then you will have a hard time breaking in. Yun dapat at tignan mo, no? There should be no prohibitive costs, like equipment that are too expensive to operate profitably. For example, Henry Ford, who invented the car, worked hard to improve his car so that it would become efficient and cheaper. Yan ang problema ni Henry Ford nung araw. Hindi mabenta yung kotse niya kasi medyo mahal yung paggawa niya. Also, office automation was only possible in the late 80s, no? With the introduction of the microcomputer of PC or PC, no? He paved the way for computer-aided design drafting in engineering. Yun. Bumilis ang trabaho sa engineering because of these computers. Dati kasi mga computer, mga pagtawagin mo main computer, mainframe yan, ang lalaki. Ha? Sobrang lalaki ng mga computer. At kaya pinag-usapan na ngayon noon yung mga program ng mga COBOL, Fortran, yung mga program na ang hihirap gawin. Ngayon, hindi mag-worry kasi nandyan na yung mga program sa ating, even sa smartphone, nandyan na sila. Okay? Create ideas fitting to your budget. If you already know how much money you have, study the cost of different types of advertising and come up with ideas which fit those methods and are effective for price range. If you have some funds available for marketing, for example, you may consider to make a TV, radio, or a print ad. But of course, there's always the social media like Facebook, like Twitter, like LinkedIn, and of course, YouTube. You can always use this social media to offer your products. Ngayon, yan ang ginagamit social media, yung Facebook. Meron lang konting babayaran, pero hindi naman sobra, no? Pipiliin mo lang yung kwan, no? Timing mo, tatimingan mo yung pag-promote mo ng services mo or products mo. Okay? Now, when you get financing, you talk with your bank. I mentioned already how you could develop rapport with your bank. Talk with the bank with whom you already have a positive relationship. Ask about what kind of business startup loans they can offer and how they can benefit your business. By using a bank, you already know the bank will have easy access to your financial records and will be more confident in investing with you. So ito yung sinasabi ko kanina na i-maintain mo dun sa bank para hindi ka palipat-lipat, para madali na pahiraming ka ng banko. Get local investors. If the bank loans will not be enough, look into local investors. There may be a local business tycoon or other similar wealthy person who would have a vested interest in seeing. Research people in your area who may have the funds and motivation to help you. So, yan, pwede mo rin gamitin ulit ang Facebook. Parang tinatawag yung mga crowdsourcing. Kung minsan nakakita ka sa Facebook, crowdsourcing, no? Sasabihin mo yung idea mo, wag mong sasabihin
exactly yung detalye, basta sabi mo na ganun ang kita, so baka merong interesado, no? Okay? Capitalist or angel investors. Tignan mo rin to. Sa Amerika kasi maraming mga mayaman doon, kaya meron siguro to. Sa Pilipinas, baka meron din. Mo ang social media para mamingwit ka ng mga ito, no? Approach friends and relatives. So ito, sabi ko na kanina, pwede mong kausapin yung mga magulang mo, mga tiyo-tiya, kung meron mga nasa abroad na mga kwan mo, natutulog lang ang pera nila sa banko, pwede mong sabihin na pahiram mo na lang sa akin kasi yung tutubuin ko umabot ng 60%, yung pera mo sa banko na kumikita lang ng time deposit na maliit, eh, doubling, tripling ko na lang, pahiram mo na lang sa akin. Ayun. Yun ang mga pwede mong pang-convince doon sa mga kamag-anak mo. Okay? What should be your company name? Okay. Ito, magbigay ako ng idea kung paano pwede mong gawin, no? In selecting the name and logo of your company, kadalasan kasi kung gagamit ka nung nanandyan, kunyari General, Philippines, hindi na pwede, no? Kunyari yung mga national, bawal na yan. Kailangan pinaka-initial mo, ha? Yung, kung yung initial mo, ABS, ayan, gamit, subukan mo, no? Kaya lang, baka may kapareho kasi marami ng ABS, di ba? No? O kaya kung CBN naman, NBC, oh, ganun. Or katulad itong sample ko nito, kung ang pangalan mo kunyari ay Mark Eduardo Pascual Santos, no? First name Mark Eduardo Pascual, pangalan nanay mo Santos, pangalan ng tatay mo MEPS. So pwede mo ngayon pangalanan yung company mo MEPS Engineering Services Company, o kaya MEPS Solar Energy Enterprises Company, MEPS Enterprises Company, MEPS Supply Services Company, MEPS Construction Company. Pwede rin MEPS Design Company. So whatever, no? Pwede mo magamit para paano, pagpunta mo sa Department of Trade and Industry, magiging mas madali yung pag-aproba nila ng iyong company name. At syempre, mag-design ka rin ng logo mo, no? Okay? Ayan. Ito yung una kong tinayong negosyo noong 1985. Originally, single proprietorship ito, Versatech Consultants. Yan ang unang pangalan niya. Wala pa noon yung N Management Corporation. 1985 yan sa DTI. At yung logo ko ganyan, V na blue and then yung letter C na white. Okay. Ngayon, nung ginawa kong corporation, sa Securities and Exchange Commission noong 1990, pinadagdagan nila ng N Management Corporation. Yan. At yun, dinagdagan ko ngayon itong rectangle or square na kulay blue sa labas ng V at saka yung C. Yan ang naging company name ko. So, yan yung sinasabi ko na umabot to ng 2015, 2016. Actually, yan nandyan pa. Hindi ko pa talaga sinarhan kasi baka meron pa assessment noon na baka sakaling mag-materialize ka ako at baka pwede pang gamitin. Babayaran ko na lang yung mga dapat kong bayaran kung matuloy pa yun. Ayan. Tignan nyo itong ilalim ng ano, nilagyan ko ng engineers, architects, project managers. Dito noon, marami kaming engineers. Meron ding accountant at merong architect doon sa partners. Kaya yan ang naging pangalan ng ano namin. And then, makita mo to, ano? Your versatile consultant and partner for progress. Ito yung tinatawag na tagline, no? Itong tagline, eh para rin yung nung araw, meron yung para kang nakasandal sa pader. Parang ganun. Kay Banco de Oro ngayon, parang we find ways, mga ganun, di ba? We find ways, mga ganyan. Ano pa ba? Si Avida, meron siyang ginagamit affordable living at its best. No? Yung mga ganun. Ha? So, pwede kang mag-isip ng ano itong tagline mo na ito. Pag nabasa nila yung tagline, na yung company mo or yung product mo tinutukoy doon. Okay? So, dagdag. Dagdag na pang-boost sa name ng company mo. Okay. Where should you start or base your business? Okay. My suggestion is, you get an office, no? You need a space from which to run your... It can be a home office if you require little space.
and will not have employees yet, or it can require an entire workshop. Look at renting in a low-cost neighborhood or business incubators instead of a fancy address. It depends on what you will be doing and how big you intend your business to be. Make sure the space is legal for how you intend to use it and within your budget. So, this suggestion is better if you open your office in your home. Kasi sa ngayon, may email at meron kang physical address at meron kang email address at meron kang mga phone numbers like a landline or a mobile line, pwede na. Malaking bagay na makagawa ka na ng letterhead mo, makagawa ka na ng calling card mo. Okay, yan. In selecting the location of office or office address of your company, depending on the initial need, initial operation, the common option is use a room in your present residence or in your parents' home as the office address. That is, if a rented space is not readily available. Okay, dito sa gustong-gustong magtayo at wala kayong magamit na opisina, ang MEPF Organization of the Philippines ay ino-offer namin yung office namin sa LNL building para pwede niyong gamitin pansamantala as your temporary office, no? In the meantime na hindi pa kayo naka-push forward talaga, no? So we can allow you to use it, no? Ilalagay mo doon sa ano mo, records mo, maging address sa application mo sa DTI registration mo, business, etc. Then later on, pagka medyo naka-establish ka na, pwede ka nang maglipat ng office sa gusto mong location. Okay? Otherwise, dun na lang sa bahay mo para tipid na tipid. Okay? Begin to build your business. Build infrastructure. Purchase equipment. Ibig sabihin nitong build infrastructure and purchase equipment. Acquire all the things you need to start work, no? This can be mechanical equipment, computers, telephone, internet line, craft supplies, meaning to say mga office supplies. It all depends on what you are doing, no? Try to purchase from business supply companies as they will help us, no? If you are short of capital, lease or rent is an attractive option also. Like for example, mangangailangan ka pang-delivery, mag-rent ka muna, ha? Pwede mo rin kausapin yung tiyo mo na may pick-up. Sabihin mo na, tito, pwede bang gamitin ko muna yung pick-up mo? Pan-deliver. Yan. Gasolinahan ko na lang. Bayaran ko yung pinakang rental niya. Yun. Yun. Pwede yun. So as not to block your funds. No? Another option is to acquire good second-hand office furniture equipment. Yan. Pwede rin yan. Ako nung magsimula ako, napakaswerte kasi yung kaibigita niya sa akin na may magsasarong opisina noong 1983 diyan sa may harap ng Channel 2 sa NSK Rayan Street 10, pero dati Bull Avenue yan, malapit lang sa MEPS, sa Panay Avenue, ay binebenta raw doon yung rights nung opisina. So pinuntahan ko, nako, nabili ko lang ng malala ko, parang may baon lang ako ng 25,000 nun, tinawaran ko pa, nabili ko na yung rights ng office, ha. Ako na nag resume ng rental, no. Naalala ko noon, may laman ng mga executive tables, engineering tables, drafting tables, meron ding secretarial table, may dalawang typewriter, Olympia, maalala ko, merong parang tatlong aircon, may refrigerator. Grabe, swerte yung pagano ko kasi kumpleto na, no. So nagpirmahan lang kami ng may-ari. Transferring all this, ano, ganyan-ganyan, no? Ako nang bahala sa rental sa sunod na buwan, ganyan. Ganun lang, sa halagang 25,000 noong mga panahon na yan, noong 1983. So, nagkaroon na ako ng instant na opisina. Swerte, no? Swerte, swerte. Okay. What would your office need initially? Office furniture, office equipment you need, telephone line or mobile phones, meron naman tayo niyan, mobile phones, you know. Email address, lahat naman tayo, meron na yan. Internet, pwede kang bayad lang muna kay PLDT, pero piliin mo na yung matulin, no? Yung fiber, wag na yung mga
kable-kable lang kasi mabagal yung mga yon. Desktop computer or laptop, mayroon naman tayong ganyan, di ba? Office tables, chairs, filing cabinets, fire extinguisher, water dispenser, coffee maker, air conditioner, electric fan, transport delivery vehicle, sabi ko nga pwede kang magrenta muna, and other office equipment needs. Yan. Okay, anong type of business gamitin mo? My suggestion is single proprietorship. Single proprietorship. Kasi pwede rin partnership kung dalawa kayo, korporasyon, kooperatibo. Okay, tingnan natin. Single proprietorship kasi madali kang magdesisyon, no? Konsulta mo lang kay misis mo, sa asawa mo, ha? Kay husband mo para hayo ganyan. Okay na. Samantala kung partnership, kung dalawa kayong magpartner, nako ipapaalam din doon sa mga asawa ng partners, no? Kung korporasyon, ganun din, papaalam din sa mga. So, ang daming mga decision, no? Ayan, so mas matagal. Sa naging experience ko, yung laking organisasyon ay kung minsan hindi nagtatagal, nagkaroon ng mga di pagkakaunawaan, so mahirap. So, mabuti na lang mag single, pag malaki na, medyo tuloy-tuloy na, saka ka na mag include ng mga ibang corporate partners, no? Yon. Pagka medyo, ayan ang suggestion. Kooperatiba, wag na lang. Kasi tingin ko sa kooperatiba, ang dami niyong one. Ang kooperatiba, maganda lang pag kayong may mga advocacy, no? Kunyari, meron kayong gustong magawa na as a group, yun. Kooperatiba ang magandang gawin doon, no? Okay? Kasi sa kooperative, meron kayong makuha na sa gobyerno rin ng mga tulong in terms of mga finance-finance na yan, no? Yan ang advantage naman ni cooperative. So, kung single proprietorship ang gagawin mo, punta ka lang sa DTI, Department of Trade and Industry, pwede mo rin mag-check online. Kasi nung nag-renew ako 2-3 years ago, 2018, via online ang ginawa ko. Siguro ngayon pwede, no? Kasi lalo na with the pandemic. Okay, mga mayigit 200 pesos lang binayaran ko doon sa kanya. Deposit mo lang sa banko, then isuwan ka na ng DTI ng registration. Then kukuha ka siyempre barangay permit, mayor's permit, BIR registration. Ayun. Itong tatlong ito, di ko alam kung pwede mong makuha via online, no? Kasi of the pandemic. Palagay ko may paraan. Mag-log on ka lang sa mga sari-sarili nilang mga website, government websites. Okay? Yan ang gawin mo. Now, kung korporasyon ka naman, sa Securities and Exchange Commission ka pupunta, no? SEC registration, no? And Articles of Incorporation, maliban pa sa DTI registration, barangay permit, mayor's permit, BIR registration. By the way, pag meron ka ng DTI tsaka mayor's permit, madali ka nang makakuha ng resibo mo, no? Kasi si BIR na magpiprint ng mga resibo mo, babayaran mo na lang siya. Sabihin mo lang nga kung single proprietorship ka, kung non-VAT ka, added tax or VAT ka, no? Yun. Yun, yung pinakamadali. Okay? Ayan, ito yung aking DTI nung tinayo ko nung 2013 at nirenew ko nung 2018. Every 5 years, i-renew mo ang single proprietorship. Binabalak ko rin incorporate ito, pero sabi ko dun sa aking anak na isa na involved din sa construction, siya na lang magtuloy. Okay, itong nasa kanan ay ito yung BIR registration, no? At ito naman yung mayor's permit. Mayor's permit. And of course, yung mga resibo, sinabi ko na kanina sa BIR, book of accounts, kuhan mo to sa ano? Sa kuha ka na lang ng bookkeeper o kaya kuha ka ng retainer, CPA retainer, siya na mag-handle nito, no? Ito kailangan mo mga quotation form, transmittal forms, bill of quantities, estimate form, canvassing form, purchase order form, letterhead, design ka ng letterhead mo, tsaka calling cards, business cards, no? Yan. Kung ito, maraming ma-download sa Google, itong mga forms na ito. At siguro, kung nagtrabaho ka sa isang kumpanya, baka meron kang mga lumang kwan, bulang konti, huwag mong kopyan exactly para naman hindi ka masampahan ng kaso ng pangungupya, okay? Record system, from doing taxes to figuring out why your ministry is missing some 5,000, searching
searching through customer records to find out if Architect Santos did in fact paid already, you're going to want good record system to help your business run smoothly, efficiently. In file cabinets, file folders, labels, plans, etc. Pwede ka rin gumamit ng Excel format, kaya lang, syempre, ikaw mismo yung mag-input, no? Oh, yan. Pero, yung nga sabi ko, pwede nang kumuha ng bookkeeper na binabayaran lang mat. Bibisitahin ka lang niya siguro every Saturday para gumawa ng bookkeeping sa'yo. Accounting bookkeeping. Okay? Now, build customer base. Make use of marketing and PR. So, dito ang suggestion ko, gamitin mo ang social media para mapalakas mo yung negosyo mo. No? Ngayon, mahal ang print. Na masyado yan. Mahal ang TV, lalo na pati radyo. Gumamit mo na lang ng Facebook at social media, no? Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Okay? Offer free product samples para makilala ka. Pwede ka produkto ka na hindi naman kamahalan. Pwede ka mag-offer ng mga sample ng product na yan, no? Para makilala ka. Okay? Ako noon, ang ginawa ko, nung nagsisimula ko, may kaibigan ko na architect na magde-design ng isang simbahan. So, sabi ko kay doon sa architect, libre na lang yung design ko. Pero pwede ba isama mo ako sa pangalan na nakapaskil dyan na kasama sa console design team mo? So, nakilala ako kasi nakapaskil yung nakasama yung pangalan ko doon sa board, no, ng project na simbahan nung araw. So, ganun. This is the best way to attract customers is through this way, no? Magpapakilala ka, ika nga, okay? Use a little old-fashioned networking. To. Kaya ako nag-join ng maraming samahan, katulad sa Pugadlawin nung araw, maliban sa gusto kong tumulong, ay nag-join ako dyan dahil alam ko may mga negosyante rin dyan. At sa Rotary, ganun din, nag-join din ako. At andyan din yung ating mga samahan sa professionals, no? Yung IIEE, Institute of Electrical Engineers, yung Philippine Society of United Master Plumbers, yung ating MEP of the Philippines, at yung mga school alumni associations, nandyan, makipag-join ka para makikilala mo yung iba dyan. At dun, posible makakuha ka ng mga clients mo. No? So, yun yung mga ibang pamamaraan. Umattend ka ng mga conferences o conventions ng mga samahan na yan para makikilala mo iba. Pwede ka rin umattend ng mga charity galas, ha? Meetings, at iba pa, no? Para makikilala ka, okay? Maliban sa social media. Number 3, have a great customer service skills. Of course, ito, magsalita, no? Magkumbinsi. Pero, pwede mo rin practicein, ha? Ako noon, naalala ko, para ma-practice ko yung pagsasalita ko, ay pagka nagsi-CR ako noon, ay nagbabasa ako ng dyaryo habang nakaupo sa trono. At practice ko lang yung pagsasalita, no? Binabasa ko yung isang item hanggang sa matapos ako, then bukas ulit hanggang sa kalaun road na yung aking pagsasalita, no? Yon. Yung isang paraan para pagka magsalita kang sa client mo, customer mo, eh hindi ka na nag-stammer, hindi ka na nahirapan, okay? Magiging mas madali ka na mag-express ng sarili mo. Okay, yan ang isang paraan. Pwede rin to, pero gamitin mo na lang ang Facebook, ha? Para fun. Kasi yung website, may gastos ka muna. Pero eventually, mas maganda yan para madali kang mahanap. Pero ngayon, very powerful na nga rin yung Facebook. Okay? Yung FEM Safety Engineering ko, ginamit ko lang ang Facebook. Noong araw, yung Versatech ko, meron din siyang website, no? Yan, meron din. Make a comprehensive company profile. So, mahalaga itong company profile kasi para may pakita mo sa client mo kung ano ba yung portfolio mo, ano bang mga ginagawa mo. No? So, even if you have developed your company website, hard copy of a resume of your company is still necessary. In the Philippines, clients still ask for a copy of your company profile as a required documentation by clients in their evaluation if they would try to give you some works or award you a subcontract if you are a service company. So yan. Paano gumawa ng company profile? Ito. Ito yung sample ng company profile, no? FEM Safety Engineering, ibigan ko yung kanyang profile, no? Yan. Ito, sample ko, no?
Ating alaman, table of contents, company philosophy and objectives, mission, vision, company introduction, scope of services, specialization, company registration and licenses, statements, financial statements, resume of key personnel, list of company tools and equipment. Yan. Yan. Tapos sample ng company philosophy. Sample, under the guidance of the divine providence, the key corporate objectives of this company are its utmost concern for the communities around and a deep commitment to the well-being and safety of its human resources and their dependents. Yan. Ito, company objective naman, sample, no? To venture in services and products for life safety and property protection and preservation and to develop its capability to and expertise particularly in cutting-edge technologies for life safety in order to enhance the economic prosperity for the company. So, ito yung ginamit ko sa aking FEM Safety Engineering. So, kung gayahin mo to, magbago ka lang ng ilan dyan para tayo magkapareho. Okay, ito naman, sample financial statements. Ang gawin mo nito, kumuha ka ng accountant o retainer para siyang gagawa nito, no? Siyempre, bubulungan mo siya, medyo pwede bang pagandahin mo ng konti, no? O, gawin natin paraan. So, yun. Ang ginawa ko nung nagsisimula ako, maliit lang yung savings ko noon. So, meron akong kinausap na tiyo ko na nasa abroad, no? At sabi ko, tiyo, pwede bang, palabasin ko na yung pera mo muna, yun ay puhunan ko. Ah, paano ginawa namin? So, gumawa siya ng documentation para mapalabas ko na yun ang 1984-85. At yun ang ginamit namin, no? So may mga pamamaraan yan. Mahalaga lang, magaling ka dumiskarte, no? Yan. Okay? Sample list of company assets. Yan. Gumawa rin ako ng ganitong listahan nung araw. Inilista ko yung mga na-acquire ko noon, yung mga executive tables, drafting tables, engineer tables, secretary typewriters, yung sinasabi ko noon na meron na pala akong Xerox machine. Nagtuturo ako sa academ noon, kuminsan sineserox ko yung pa-exam ko, kaya meron na akong nabili na second hand na Xerox machine. Yun. Sinama ko rin doon, pati yung mga aircon ko, tsaka typewriters general. Lahat ng mga gamitan, no? Ililista mo sa assets mo, no? At siyempre, pwede mong gandahan ng konti presentation para naman medyo may laman ka. May Volkswagen na ako. So, nilagay ko na meron akong service vehicle. Okay? Ganun lang. Okay? Pwede ka rin, I would suggest na magpa-register ka rin sa PhilJEPS, Philippine Government Electronic Procurement System, which is under the Office of the Department of Budget and Management, Procurement Service. Unit 608, itong address niya. No? So, you can check on this. It's the number, no? Para, bakit? Kasi, kung intention mo, kumuha ng projects sa government, maya, itong PhilJEPS, nagpa-publish siya ng mga listahan ng mga services na nire-require ng gobyerno. So, pwede ka rin pumasok dito at maganda ang kita rito sa gobyerno. Alam mo naman, no? Laking kita. Okay, so that's one consideration. Okay, so now we go to preparing proposals, no? So, submit your proposal. So, here, I've included here two items. Sandali lang. Yan, so pwede nyo tignan to. Pwede nyo gayahin gabay para maging gabay nyo sa paggawa ng quotation. Okay, how to negotiate contracts? A contract is legally binding. So, kailangan medyo aralin mo ng konti. Maraming nada-download din na standard contracts para pwede mong pagkuhan. No? Pinakamaganda, medyo kumuha ka ng legal advice ng isang abogado. No? At otherwise, medyo magbasa-basa ka ng tungkol sa legalities, no? May mga standards contract na yan, okay? Para protektado ka, okay?
Identify your objectives for entering into the contract. So, yun. Doon sa mga nangangailangan, pwede ko kayong bigyan, no? After ng presentation natin, later on, yung mga nangangailangan, I will try to send you some sample contract. Research contract close, consult a lawyer. Yung sinasabi ko kanina, kumuha ka ng lawyer, no? Or kung wala ka pang pambayad sa lawyer, muna, pwede ko kayong alalayan, no? Prepare for negotiation. So, yan. So, itong negotiation, ikaw na ito. Kailangan kausapin mo na yung client mo. Meron ka ng may proposal na, follow-up mo hanggang sa baka pwede niyang pag-usapan na. So, when you discuss, of course, you have to be very honest with him, no? Maingat ka dapat. Build trust with those you are negotiating with, no? So, pakita mo na trustworthy ka, ika nga, no? Approaching the negotiation with positive attitude is very important para parang you always wish na sana na makuha mo yung project. Okay? Warning, when you negotiate a contract, avoid trying to cheat the other side out of fair deal or attempting to trick the other side into agreeing to your terms, inadequate or misleading information, or by using scare tactics. This creates an atmosphere of mistrust and is counterproductive reaching a resolution. Okay, here is a draft of a contract, a simple contract which you could probably include if pwede mong gamitin to as a guide in making a contract, no? Then secure sales. So nag-quote ka at sinabi niya approve na yung quotation mo, gamitin o papirmahan sa kanya sa ilalim, ayan, no? Ito yung pirma ko dati sa isang quotation, tapos may conforme sa ilalim nakalagay. Pagpirma niya, pirma mo, pirma niya, eh, para ng ano na to, para na rin kontrata ito, no? Kaya lang, syempre, kailanganin mo lang gumawa pa ng mas detalyadong contract para kung sakaling magkaroon ng problema, eh, covered lahat, ha? Kunyari, biglang nagkaroon ng pandemic, natigil yung project, ano bang mangyayari? So, mga ganun. So, dapat nakalagay dun sa kontrata, no? Naka-specify, okay? Secure a signed conforme on your proposal. Secure a notice to proceed. Or secure a purchase order or a contract order from your customer or client. Okay? Require payment. Humingi ka ng down payment. No? Sa construction kasi bibili ka ng mga materials. Pagsimula, kailan? Humingi ka ng down payment. Pagka medyo kilala ka, siguro makahingi ka ng 50% down payment. Pag hindi ka masyadong kilala, mga usually mga 10% lang. Yung iba, masyadong malalaking project, mga 15% lang. Nakasubok na ako nung araw niyan, 15% lang ang down payment. 10% pag malalaking project. Pero kung medyo kilala ka, makakuha ka ng mas malaking down payment. Okay? Kung mga maliliit na items, pwede ka rin gumamit ng credit cards, no? Parang singilin mo siya sa card. Kaya lang magpapa-approve ka pa kay credit card company na sisingilin mo yung product mo sa kwan. Like for example, solar panels, baka pwede mong pa-finance sa credit card mo. Yun, pwede rin siguro yun. Okay? Set up a secured advance payment system. So, ito yung sinasabi ko kanina na mag-umingat. Yung iba, sasabihin nila, padala mo muna sa Smart Padala, sa Western Union, sa LBC, sa Cebuana, Palawan, etc. No? Yung kanilang payment bago mo ipadala yung goods mo or services mo. Oh, so, nakakuha ka na ng benta. Sabihin natin, no? Nakabenta ka na. So, kumita ka na. Okay? Ito, advice ko sa kayo. Have a Thanksgiving event. Depending on your own beliefs, hold a Thanksgiving event. Better still is to have your office blessed by a priest or a pastor. It is always a goodwill act to hold this Thanksgiving event because you can invite your friends, colleagues, relatives, and your future possible clients to partake in your initial success. Prepare sumptuous food, some wine maybe, and token for your guests. So the idea here is to create ganyan, tapos bibigyan mo sila ng mga sample mo ng produkto siguro or pwede mong bigyan ng mga calling cards, etc., etc. So makikilala hanggang sa ikakalat nila sa iba nilang kakilala rin yung produkto mo or servisyo mo. Okay? Now, I have some
advices as you go, as you going to put up your business. Number one is money begets money. Nako, pag wala kang pera, wala kang nahiram na puhunan, okay? Eh, hindi ka makasimula. Ha? Money begets money, okay? Number two, two important roles in business. Number one role is the customer is always right. Now, suppose, number two, if the customer is wrong, parang mali yata yung customer. Ah, nako, go back to rule number one. The customer will always be right. Why? Huwag mong awayin yung customer. Huwag mong sabihin mali siya. Tactful ka dapat, diplomatic, para hindi mawalan ng gana o hindi mawalan ng trust yung kliyente mo. Okay? Yan. Number three, always strive to do positive things in life in order to attract positive karma. So, merong negative karma. Lagi kang positive dapat. Okay? Number four, in order to ensure continuity of operation of your company, more kind of be developed. So, at of course, related to sa number five, invest in research and development para makadevelop ka ng additional na product line. Say, for example, kung solar panel ang pinasukan mo or inverters, pwede kang magdagdag ng negosyo na, let's say, charging station, benta ng electric vehicle o electric bike o three-wheel bike or kotse or anything na mga related doon sa negosyo na ano mo, like even batteries, etc., etc. If you are into doing up, then maybe you can develop some other related business for this, no? Yan ang mga pwede mong gawin. Then, I have here some other suggestions in this. No, I will not explain too much of this, but I will just ask you to do the reading. What made some people and some companies big, what made others made a mistake, like yung mga ibang companies nawala na lang sila, yung iba naman lumaki na sila. Okay, yan. Okay, so up to 11, and meron pa akong ilang slides dito, some thoughts to ponder so that you become successful. Yan pa. Ito pa. Okay. And that's it. So that's my present. Okay. So now we're going to proceed to, if you have questions, I will try to answer your questions in the chat. Let me go back again. Good evening, Sir Will, from Richard Regidor. If you're going to ask question, Richard. Ken. Okay, good evening, Sir Will. I'm very interested. Ito yung question ni Richard. Tanong po, sir, ano po ang advice nyo sa mga gustong magnegosyo pero hindi pa sapat ang lakas ng loob to make the plunge? Well, of course, in my own case, I started my business in 1983. No? That was the time when Senator Ninoy Aquino was killed, no? Pag uwi niya in August 21 of 1983, killed. So I was planning already to put up my own business before that, pero nung nabaril siya, I had to make a decision, ituloy ko ba mag-open ng negosyo o hindi. So na-decide ko na research ako, na I think it's the best time. Kung kailan bumagsak ang mga negosyo noon, sinimulan ko siya. So ayan, nung mag-pick up ng negosyo ng 1986 after the EDSA Revolution, tuloy-tuloy na yung kumpanya ko na umangat. So ganun din ngayon. Today we have the pandemic, so it would be the best time to start the business because may mga new normal na dapat mong gawin. At alam mo na kung anong papasukan mong mga negosyo. Okay, si Kent naman. Ah, inalis niya. Ay, inalis na yung tanong niya. Okay. Si Charles, another wonderful seminar. Salamat, Charles. Thank you, Charles, for your comment. Any more questions, gentlemen and ladies? Let's give some more time. Let me check on the time. Naku, hindi ko pala na-record dito sa ito. Si YouTube lang nag-ano. But we are almost 2 hours. 8:24 is we started at 6 something, so I can give another 6 minutes
for some more questions. Okay. Okay, another question from Kent. Sir, can you share strategies how to market business? Okay. My strategy in marketing business when I was a young engineer was architects, because I started in design. I was then with I worked with Parsons International, a consulting firm, and later International. So what I did was to contact my friends, my fellow office mates before in San Miguel Corporation, my office mates before in PICOP. Kung saan ako nang galing na kumpanya, sabi ko, pare, I've started a business, magagawa sa ganito, ganyan, no, yun. So, that was how we started it, no? Of course, today, we have plenty of means to do, and that is, we have social media. We have social media to go through, no? So, malaking opportunity. We can also, join together, So, pwede nyo akong padalhan ng mga balak nyo, then also to market your company, no? In my capacity as a social media advocate, ha? Alam nyo naman, meron akong mga ilang accounts dyan. Yung halos yung tatlong ako, yung mga almost 5,000 na mga friends, no? Mali-maintain several Facebook groups and mga Messenger chats tsaka Viber groups. So, kung meron kang gustong i-market, I can also help you on that. Baka sakali, yun ang mga ibang pamamaraan natin. At sa sourcing naman, baka pwede ko kayong i-refer din dun sa mga kakilala ko, no? So, yun ang mga pamamaraan natin. Magtulungan tayo. I can help you with my over 45 years of experience. Alam nyo, I'm already 66. Eh, siguro naman, matutulungan ko kayo maski pa paano, no? Okay? Okay, Ken? Any more questions, gentlemen? So, lakas loob. Kailangan lang lakas loob, no? Of course, ang isa pang assurance ko noon, maalala ko, no? Kasi si Mrs. ko noon, may work siya. Turo. At meron din akong kita doon sa bilang part-time teacher sa National University. Yun. So, naglakas loob na ako na magsimula ng business ko na yan. Nung meron nang nag-aaw na architect magpapadesign, yun na. Tinanggap ko na. At yun na nga, yung sinasabi ko sa inyong nung nabili ko yung office na yon na maraming laman na kagamitan agad, nako, it was already a good sign na tuloy-tuloy na yung aking, okay? So, yun natin. Merong message si Ken. Thank you, Sir Will. You're welcome, Ken. Okay, anyway, it's still worthwhile conducting this webinar. And I hope many more of our friends and colleagues will be able to watch this when it is uploaded by YouTube. Katulad yung web Monday, after a day, in-upload ni YouTube, yun, mapapanood mo na siya ulit doon. Okay. Ngayon kasi, live siya, okay, sabay-sabay na napapanood ng mga ilan na, ano ngayon, okay, 8 viewers, okay. So, any more, gentlemen, ladies, baka meron pa kayong gustong tanungin, you might want to ask some more questions if you're still there. Okay, si Richard. Maraming salamat po, sir. We will definitely share your advocacy. God bless, Sir Will. Yes, God bless you too, Richard, and God bless our country. God bless our endeavors, whatever we want to achieve in life. Okay, magtulungan tayo. Ako, gusto ko kayong matulungan. By the way, if you are going to go into construction or contracting or consulting business or services, you can include my name, my resume in your company profile, no? Para lagay mo doon, technical consultant ako or whatever, no? I can send you
a copy of my resume so you can include in your company profile. And of course, I believe that will strengthen, fortify your credential having a consult. Yun ang isa pang may tulong ko sa inyo. Maliban pa sa pwede nyong gamitin yung office ng MEPS doon, or if you are near Pasig or Marikina, you can also use my office here in Christine Village kasi malaki naman to. Pwede ko kayong i-accommodate dito kung wala kang magamit na kunyari opisina. Let's say nandun ang bahay mo sa bandang probinsya na malayo, no? Nang nagre-renta ka lang dito at ano, pwede naman kitang tulungan dyan. So any which way na matulungan ko kayo, then just sound me off para matulungan ko kayo. Okay? So we have almost we have now consumed 2 hours, 120 minutes. So now we're going to have our closers. Okay, so name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makapag-conduct nitong webinar. Maraming salamat po sa mga nag-attend. At sana'y nihiling ko na naibigyan mo, gabayan mo, lalong-lalo na itong mga magbabalak magtayo ng kanilang mga negosyo. Sana po ay mabigyan mo sila ng lakas ng loob para masimulang negosyo at sana ay maging successful sila. At ang iyong lingkod din sana ay makapagbigay sa kanila ng kailangan nilang tulong. At sana pamilya namin, mga mahal namin sa buhay ay tuloy-tuloy mo rin gabayan at basbasan, Panginoon. At amin itinataas to sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng iyo. Amen! Thank you very much and good evening and good luck to everyone. Let's stay fit.